Napapikit ng mariin si Athena nang marinig niya na naman ang isang malakas na kulog habang walang tigil ang pag-ulan. Parang galit na galit ang langit sa pagsabog ng mga kulog at nasusundan pa iyon ng mga pag-ilaw ng mga kidlat. Mukhang may bagyo nga. Dahil wala naman siyang telebisyon o radyo man lang sa kanyang bahay, ay hindi niya nalalaman ang mga binabalita. Dumidipindi lang siya sa lakas ng ulan. Kapag walang tigil ang pag-ulan at ganito kalakas, pinapalagay niyang may bagyo na kapag ganoon. Sanay na siya sa ganito sa loob ng maraming taon. Ngunit sa tuwing may bagyo ay palagi siyang natatakot, lalo na't nag-iisa lamang siya doon sa kanyang bahay. Napapadasal na lang siya madalas na huwag sanang umapaw ang tubig mula sa dagat dahil natatakot siyang masira ang kanyang bahay. Napatingin siya kay Pogi sa kanyang tabi habang umiiyak siya ng tahimik dahil sa takot na nararamdaman niya dahil sa bagyo. Mahimbing nang natutulog ang binata sa tabi niya. Katulad noon, nakatalikod lang ito palagi sa tuwing natutulog sila. Nais talaga nitong bigyan siya ng kapanatagan ng loob sa tuwing natutulog sila sa iisang kahama lamang. May harang pa rin na malalaking unan sa pagitan nila. Kahit may tiwala naman na siya kay Pogi, ay hindi pa rin niya inaalis ang mga unan na iyon. Pero ngayon, ay lakas loob niyang inalis ang mga unan dahil nais niyang kumapit sa likod nito. Natatakot kasi siya sa malalakas na kulog at kailangan niyang kumapit man lang kahit papaano kay Pogi. Bahagya naman itong nagising nang maramdaman nitong tinanggal niya ang mga unan sa pagitan nila. Mabilis lang kasi talaga itong magising. Napatingin tuloy ito sa kanya at tatanungin sana siya kung bakit niya tinanggal ang mga unan sa pagitan nila. Ngunit nag-alala agad ito nang makita ang namumulang mga mata niya at mababakas sa kanyang mukha ang labis na takot. "Why? What happened?" Bumangon agad ito at umupo sa kanyang tabi. Pagkatapos ay hinaplos nito ang kanyang buhok. Nakatakip kasi sa mukha niya ang ibang hibla ng kanyang buhok. Pinangtatakip niya kasi kanina sa kanyang mata ang itim niyang buhok. "Athena, anong nangyayari sa'yo?" Ulit na tanong nito sa kanya. "Natatakot ako. Takot kasi ako sa kulog at kidlat." Pag-amin niya at hindi na siya nagdalawang isip na yumakap sa binata. Nakaupo na ito kaya naman sa biwang siya nito napakapit. Nagulat man ang binata sa ginawa niya ay hinayaan lang siya nitong yumakap sa bewang nito. "Tahan na, huwag kang matakot, kasama mo naman ako." Sa halip na magreklamo sa kanyang mahigpit na pagyakap ay iyon ang narinig niyang sinabi nito. "Pasensya ka na kung yumayakap ako sa iyo, natatakot kasi ako sa kulog at kidlat." Mayroon kasi siyang mapait na karanasan noong araw na mamatay ang mga magulang niya at bumabagyo ng gabing iyon. "Shh, it's okay, tahan na." Hinaplos na lang nito ang kanyang buhok. Nang mapansin niyang malapit ang kanyang mukha sa masilang bahagi ng katawan ng binata, ay napabitaw siya bigla sa pagkakayakap dito. "Sorry, hindi ko sinasadya. Natatakot lang kasi talaga ako." Bumuntong hininga ito bago ito nahiga sa tabi niya. "Dito ka na lang yumakap sa akin," sabi nito sa kanya bago nito ikinawit ang isang kamay niya sa bandang dibdib nito. Ang isang braso naman nito ay parang naging unan niya sa paraan ng pagyakap nito sa kanya. Mahihiya sana siya at lalayo, ngunit kumulog na naman ng napakalakas kaya naman imbis na lumayo sa binata ay nagsumiksik pa siya sa pagyakap sa dibdib nito. "Hoy, ang bango pala talaga nito."
Nais niyang pagalitan ng kanyang sarili dahil napunan niya pa ang freshness nito. Kahit natatakot na nga siya, ay umiral pa rin ang pagiging lokalo kanya. Kulog lang yan, mawawala rin yan mamaya. Niyakap siya ni Pogi, kaya naman napapikit tuloy siya. Yakap lang pala nito ang sagot para sa trauma niya sa mga kulog. Salamat ha, pasensya na kung nagising kita. Naaalala ko lang kasi sila nanay at tatay kapag ganito may bagyo. Nagkumpisa na naman siyang mapahikbi. Naramdaman niyang hinahaplos ng marahan ni Pogi ang kanyang ulo. Shhh, huwag ka na umiyak Athena. Pagkalma nito sa kanya. Naikwento niya tuloy rito ang masakit na pangyayari noon. Bata pa siya noon, kaya naman labis ang takot niya. 11 years old ako nang mag-umpisang makalimot si tatay. Araw-araw, palala ng palala ang pagiging makakalimutin niya. Sabi ni nanay, magpatingin daw si tatay sa hospital, pero ayaw naman ng tatay ko. Hanggang sa lumala yung sakit niya. Diba sabi ko sa'yo, nagka-amnesya yung tatay ko? Pero hindi naman siya na-aksidente o nauuntog, kaya hindi namin mawari kung paano ba nagkaroon ng amnesya si tatay. Hindi amnesya ang sakit ng tatay mo. I think it's dementia. Dementia? Yeah, dementia is an umbrella term that describes a set of symptoms affecting brain function. It's a chronic condition that gets more severe over time. Alzheimer's disease is the most common type of dementia. Nakanganga lang siya sa mga pinagsasabi nito. Hindi naman niya maunawaan dahil hindi siya nakakaintindi ng mahabang English na salita. Tumingin si Pogi sa kanya habang nagpapaliwanag ito. Kahit hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito, ay pakiramdam niya alam na alam nito ang tungkol sa sakit ng tatay niya. Hindi ko naintindihan, pasensya ka na. Huwag mo nang isipin pa, hindi ko rin alam kung bakit alam ko ang tungkol doon. Nagtataka rin ito sa sarili dahil sa mga nasabi nito. Marami pa nga sana itong gustong sabihin, ngunit nawala ito sa konsentrasyon nang mapatingin sa nakaawang na bibig ng dalaga habang nakanganga ito sa pakikinig. Kung ano pa man ang sakit ni tatay, iyon ang naging dahilan kung bakit isang bumabagyong gabi, nagulat na lang kami ni nanay, wala na sa higaan si tatay. Tapos hinanap namin siya ni nanay, nakita namin siya sa dalampasigan. Sabi niya, aalis daw siya at hindi namin siya mapigilan. Hindi daw niya kami kilala. May sariling bangka kasi ang tatay ko noon eh. Tapos sinundan siya ni nanay. Sinabi lang sa akin ni nanay na maghintay ako sa bahay namin. Sinigawan pa nga ako ni nanay eh. Sabi niya, bumalik raw ako sa bahay at doon ako maghintay. Kaya ginawa ko yung utos ni nanay. Naghintay ako buong gabi sa magulang ko. Kumukulog rin ng malakas ng gabing iyon at napakalakas ng ulan, kaya takot na takot ako. Tapos paggising ko, wala pa rin sila. Tatlong araw akong naghihintay sa kanila. Hindi ako kumain at uminom ng tubig kakahintay ko sa kanila. Kaya tuwing umuulan, naaalala ko yung mga oras na nagpapaulan ako sa labas para hintayin ang magulang ko. Hanggang sa binalitan na lang sa akin ng tiyuhin ko na nalunod daw ang magulang ko. Iyak siya ng iyak habang kinukwento niya sa binata ang pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Naramdaman nito ang lungkot sa puso niya. Wala itong nagawa kundi makinig lamang sa kwento niya habang yakap-yakap siya nito ng mahigpit. Salamat sa pakikinig. Para kasing gumaan ng loob niya pagkatapos ng ikwento ang lahat dito. Lalo na napakasarap pa sa pakiramdam ng mahigpit na yakap nito. Believe ako sa iyo Athena, dahil nakayanan mo. You are a strong independent girl. Panigurado, masaya ang parents mo sa langit. Dahil alam nilang nakayanan mong ituloy mag-isa yung buhay mo.
Nagsumiksik pa siya lalo sa dibdib nito. Salamat ha, ayoko sana masanay na narito ka kapag ganitong bumabagyo, baka hanapin ko tong yakap mo eh. Pero niya, bago niya unti-unti sanang bibitawan ang binata dahil tumila na ang ulan. Sili. Ngunit niyakap pa rin siya ni Pogi at tila ayaw pa nitong pakawalan siya sa mga bisig nito. Okay na ako, nakakaya naman sa'yo, nakakarami na ako ng yakap sa'yo. Let's sleep like this, baka mamaya kumulog na naman ni. Hirit nito bago ito pumikit habang yakap siya. Napalunok siya dahil kakaibang kilig tuloy ang naramdaman niya. Matutulog na tayo ng magkayakap? Tanong niya. Eh, ano naman? Pinibigyan mo ba ng mali siya? Sagot nito habang nakapikit na ito at parang gusto nang matulog. Hindi ah. Hindi naman pala eh. Ayoko kasing umiyak ka na naman kapag kumulog na naman eh. Matulog ka na Athena. Tumila na ang ulan at nandito naman ako sa tabi mo kaya huwag ka nang matakot. Parang may kamay na humaplos sa kanyang puso dahil sa sinabing iyon ng binata. Sobrang natuwa ang puso niya dahil nakatulog sila ng magkayakap ng gabing iyon. Iyon na yata ang pinakamasarap na tulog ni Athena sa buong buhay niya. Nararamdaman niya pa nga na hinahalikan nito ang bunbunan niya habang yakap siya nito o baka naman nag-aambisyon lang siya at masyadong ilusyonada. Bigla niyang naalala na parang magkapatid lang daw sila. Nalungkot tuloy siya ng kaunti. Pero sinulit na lang niya ang pagkakataon na mayakap ito. Pareho tuloy silang tinanghali ng gising. O baka naman pareho lang silang ayaw pang bumangon? Kanina pa kasi gising si Athena at nakikiramdam lang siya kung magigising na ba si Pogi. Ngunit dahil tulog pa ito, ay sinulit pa rin niya ang pagyakap sa binata at nagtulog-tulugan na lamang siya.